Ang hirap nilang i-penetrate. Fundamentals. The fundamentals. Fundamentals. Wordplay. So, kanina, dun sa ating mga bands, it was Fanny, Franco, and Karina yung binan ng RSG. Para naman sa Echo, Valentina, Masha, and The Grok. This time, yung almost the same pa rin ng mga bands, except that yung RSG, ibaba nila yung Selena dito. Selena band, your team respect for R. Ay, nako, eto, napunta yung RSG sa blue. Although for RSG, usually kasi pag binaban si Selena, ang magiging jungler mo is more on the assassin. So, pwedeng for Echo dito, iban nila yung Karina ni Demon Kite. Oo nga. Kung ikaw ang Echo, kailangan mo na i-out. Kasi pwedeng prio pick to ng RSG. Pinatayo siya eh. Which means yung RSG, ang open nito. Kasi parang ano yung ibaban ng Echo? Merong Masha, merong Franco, yes, merong Karina. So, pwede sila magban na lang ng Cho para sa Echo. Mamimili na lang yung Echo kung anong poison. Mm-hmm. Natatapatan nila kasi yung mga binanggit nyong mga heroes, yung lalo na yung sinabi ni Wolf, yung tatlo ay mga strat mismo ng RSG. Correct. Maka napakadaming ma-open pero for RSG ang ibaba nila dito would you team Masha. Masha, okay. So for Echo, who do you ban? Do you ban the Franco? Do you ban the Karina? Mm-hmm. Sa akin, kung okay, part ako ng Echo, Karina na. Karina, correct. Uh-oh. Kasi parang alam mo na eh, isa sa mga auto picks yan eh, pero it also means na yung back siya ang ipa-prioritize ng RSG for sure. At nakita na natin from game 1. Ayan, okay, so I think you go Karina now if you're RSG. Ah, okay, so parang ginawa dito ng Echo, tanggalin na natin si Franco para if ever may option tayo, either tayo naman yung kukuha nung hindi kukuhanin ng RSG. Ng RSG. Right. So ine-expect na nila na pwedeng kunin ng Karina dito. Or pwedeng kunin ng back siya na pwede nga nilang psychohen. Kumbaga, so talagang pilian na lang na mangyayari. What's going to be the pick here? Kinakausap ni... Tapos may Esme pa, by the way. May Esme pa na open. There you go. Kinakausap ni Panda si Demon Kite. Karina na. Karina. There you have it. The Demon Kite special. So if you're Echo, pwede mo, hindi mo na kunin. Show Eve ka na ngayon kasi wag mo na kukunin yung back siya. Oo. Kasi pwede mo naman ding makuha yun mamaya eh. Kasi hindi naman na ipaprioritize din for RSG kasi meron na silang jungler dito. Yeah. So, Cho and Eve. Yes. Para kay Kurt at kay Yawi. Ayaw mo na ibigay yung Eve talaga sa RSG. At the same time, yung Eve ay okay na yung dami. At least may dami. Ay, binigay nila. Well, to be fair, for Echo kasi, I mean, for RSG, once na open kasi si Esmeralda, ibigay talaga yun kay Nats. Kasi nakita naman natin, lahat ng performance ni Nats, literal na ng pabraso eh. Masyadong makunats. Yes. Yung kanyang Esmeralda. So sabi naman ni Trimar, ako naman this time, seminar game na naman tayo, but the Eve is open. Pwedeng kunin second pick. May Beatrix pa. So RSG, pwede silang mag-Eve Beatrix dito. Sakit! Masakit yan. At sobrang comfort na yun. I think hindi na sila interested na kunin yung back siya kasi para baka... May Karina na eh. Pasobrahan na. Or pwede pa? Pwede pa yata. Kailan nila ng pang-counter na dun sa Esme, di ba? Nag-ano sila, Dairot, nagtatamus, mga ganun. May Tams! And Beatrix. So, yung Eve is still open for the taking if you are Echo. Pero nakatingin sila kay Trimar ngayon. Mm-hmm. Pero lumilipat ang camera kay Kurt. Si Kurt ba ang kukuha ng Eve this time? I like the Tams pick then. Sagot agad, no? Yung RSG. Sabi nila ba? Esmeralda ka? Sige! Kung baga, yun yung kinagandahan dahil sa mga naging facing din. Uy, Pakito! Pakito. Okay, sinabi nyo kanina to. Unahin na agad yung mga assassination heroes, yung mga killer-type heroes, and there's your Pakito. Yes. Maganda sa siya versus Beatrix. Arguably against Karina, siguro sa early game, kaya pa niyang i-burst down si Karina. Pero pagdating ng mga tipong naka-limang item na si Karina or 5 items, it's very hard to use the Pakito versus the Karina. Yeah. Siyempre, hindi mo naman titignan ito na jungle versus jungle matchup sa late game eh. Maganda yung Pakito kasi meron kayong pang-burst for sure kahit anong mangyari dun sa Beatrix. At the same time, flex pick pa rin to, ah. Hindi natin sure kung talagang jungle na yung Pakito. Oo nga eh. Pwedeng ano pa to eh. Pwedeng side lane Pakito. Bakit maganda yung ban, Chantel? Kasi for the longest time or recently for Echo kasi binibigyan nila talaga ng Fovio si Benny Cutie. Maganda sana yun against the Karina and yung imagine mo yung Fovius, yun kasi nagiging damage dealer at the same time, kumukuha ng damage. Tapos isama mo pa siya, meron kang Esmeralda. Yeah. Pag pinagsama mo yung dalawang heroes na yun sa isang team, wala na. Parang napakahirap kontrahin. Oo, kasi kina-counter nila yung isa't isa eh. Di wala ka ng pang-counter. Diba? Tama. Tama ka. Fovius,
ban para sa side ng RSG. Interesting, Angela Bando para sa side din ng Echo. Parang umiiwas na sila ngayon sa mga pwedeng mag-protect. Oo, yung Karina Angela kasi naging nagiging sikat na yan. Kanina nakita din natin the previous series and to great effect. Okay, so ang RSG sabi nila dito, Silot. Okay, yung Pakito na yan, mas posible pa yan mapunta sa Gold Bay kesa sa jungle. And I understand why. Nakita natin kahapon nung series ng Onyx versus Omega na si Marky, kahit pa nakapakita siya, late game kaya niyang mag-burst down. There's Marsa. The shred damage yun na kailangan ng Echo talaga. Hindi so, talaga utility. Mm-hmm. Kailangan level 1, sabog agad, Chantel and Wolf. Kumbaga kailangan na agad magbigayan dito yung dalawang teams natin. Although Farsa for Echo, yes, meron siyang sariling pangtakas. Although, kailangan talagang makita nila kung saan manggagaling dito yung Karina ng RSG. Kasi sobrang hirap talaga ng Karina kapag ka hindi mo napigilan. Yeah, lalo na kung Farsa ka. Ano lang ka lang yan. Tatalunan. Eh. Tatalunan ka lang yan. Tapos papaikutan ka lang ng baston. Okay ka na. Kagura or Eve yung nakikita ko dito para sa RSG. Leaning more towards sa Kagura para meron silang pang-cancel doon sa Pakito in a way. Tapos syempre marami pa tayong hinahanap na light heroes. Meron pa yung Rafaela, di ba, na nakita natin. And of course, yung Ofra. Oh, hindi pwede. Walang Eve na makikita. Tagal natin pinag-usapan. Oo nga eh. Pero sabi ng mga teams, no! Gusto namin damage. Ang gusto namin, bakbakan. Kagura and Kufra. Sasabay ang kuponan ng Raiders sa Orca. For Echo naman, pwede silang kumuha dito ng hero na meron sustain. Pero at the same time, meron ding damage. Kasi somehow, or pwede silang mag-pure damage na for Benny Cutie. Either mag 1-1 sila, although ang pinakamaganda lang, usual. Sa bagay, pag Echo nga naman, automatic, minsan ginagawa nila, fighter sa may guild, or sustain, gold lane, XP lane. Another jungle panel strat for the side of Echo. All in, Carl TZ and Kurt. Super fighters na naman. Super fighters. Sa Echo. Super fighters. Tingnan mo, apat na melee. Para sa Echo, meanwhile, parang mas kompleto yung lineup ng RSG, don't you think? Ako, kasi kung titignan natin dito yung lineup ng RSG, nasabi natin siya na kompleto kasi meron silang pang set, meron silang burst damage, meron silang pang free hit, meron silang super mabilis mag-farm na jungler. So, ito yung mga klase ng lineup na pagka ito yung binitaw mo sa may RG, tungtuwa yung makakampi mo. Yun nga eh. Pag ito, ay, ito ang ganda ng lineup natin. Oo, panalo na tayo dito. Parang ano to, parang pansit na kompleto lahat ng sahog. Uy, salamat. Para mag-meetic na ako yung mga ganong. Oo, mga ganong glassing lineup. Meetic na to. Road to meetic na to. I hope na okay kayo sa mga ranked games nyong lahat. Here we go. Tama yung sinabi niyong pagiging kompleto dito. Tapos yung huli pa nilang pinick is the Kufra. Which, in a way, kahit pa hindi pa nila nakikita yung last pick, which was Yuzong, ang dami na agad na kontra. Parang yung mga dash, of course. At syempre, itong idea ng Pakito, parang pwede nilang kontra. So, ang ganda talaga ng Kufra last pick dito. Ang ganda ng last pick kasi bumalik tayo kay Light dun sa kanyang special. But speaking of Light, nagulat kami ni Chantel nung umilaw na yung portal ay hindi tayo na-teleport. Namatay ng makina eh. Biglang nawala yung ilaw eh. Hindi namin napigilan ni Chantel tumawa. Pasensya ka na, Wolf eh. Nawala ng ilaw eh. Parang nag-brown out. Nawala si Light. Nawala si Light eh. Pero sa lineup naman ng Echo, it's the same story with their lineup on game number one. More on skill dependent. Although, ang difference lang dito, yung pinaka-jungler nila is merong crowd control. And we know, pagka si Cartesi kasi may gamit ng Pakito, parang, sige, bahala ka na. Wala na sa buhay mo. Play. Sure, ano na yan eh, put your hands up in the air na yan pag si Cartesi ang Pakito. Pero kasi specialty din ni Demon Kite, ang isang Karina. Isa yun sa mga eh. Successful Karina users right now in the MPL. Pero ako, kung papapiliin ako, ang talagang nagsashine para sa akin sa RSG is si Mr. Eman on his Beatrix. Makikita na naman natin in action. Oh, yun. Weapon master na siya ngayon. Lumipat na. Nagkaroon naman ng difference ngayon in terms of the emblems, pero same story for our junglers. So, pinaka-ayaw mangyari dito ng Echo would be the continuous farming of the Karina dahil mataas talaga yung chance na mauubos kahit yung sa may side nila. Oo. So, kailangan nila sumilip from the side of Echo. Okay. Ito na ang classic Tams and S. Oh, naku, level 2 si Nats.
Makakuna talaga yan for sure. Yep. Nakita na natin kahapon na ginamit din ito ni Nat, which was great in the solo lane dun sa XP lane. Mm-hmm. Samantala, itong si Yawi, try na protect this Paquito. Kasi ang pwedeng mangyari dito, pwedeng maging aggressive yung poke na Kagura. Oo, kung baga poke ng poke hanggang sa mawala ng life. And at the same time, bigla na papasok dito yung Karina to secure the kill. Mm-hmm. So, tamang laning lang muna. Ang dalawang kupunan, Yawi. Oh, nire-recollan ni Light sa mukha. Habang uma-action, habang tumatalon. Wala, makikita natin agad na magiging aggressive ang dalawang teams na to. Tama kayo? Poke lang muna. Oh, parang ganun din yung nangyari ng game number one eh. Nagbibitawan sila ng mga skills. Tapos, magkakakitaan tayo ng kumaga difference sila in terms of team communication or magiging decision making dun sa may mga turtle objective. Yeah. Kasi for the side of Echo, it's the same story, Kagura versus the Farsa. Kung baga paunahan na naman kung sino magbibitaw ng mas magandang positioning ng kanilang mga ultimates. Kung hindi nyo na itatanong, merong mga nauuso ngayon sa mga TikTok na may tinatawag silang trend, the art of mages. Oh, the art of mages? The art of mages. Mga Kagura, mga Harley, yung mga bursting-bursting na mga galawan. Pati mga ano, mga Farsa. Yung mga Farsa ginagamit, yung mga flicker second skill. Ah, yung mga ganong galawan. Ay, sa Kagura din, di ba meron yung parang gagamitin, ilalabas mo muna yung payo mo, na tapos magdadiretso kang yun yung overturn, mag-flicker ka. Tapos nandun yung nandun ka sa katabi ng kalaban, oo nga, meron ganon. May mga freestyle mages na tayong mga nakikita. At in relation lang yan sa sinabi mo, Chantel, na mukhang magpapasiklaban na naman si Kurt at si Aqua. Kung isipin nyo, si Kurt at si Aqua ay napakatagal na rin sa liga. If I'm not mistaken, halos sabay sila eh. Ah, yes. Si season Kurt ay... Four. Si Kurt ay dating part ng Geek Fam. Geek Fam. Season 5, I think. Season 4. Geek Fam, 4. Tapos si Aqua ay 5. Tama. Dito din, sa venue na to. Tapos, yung dalawang players mo natin, sila yung sobrang iba yung role nila sa role nila ngayon. Kumbaga naikot na nila yung buong mapa. Halos parehas. Oo, halos parehas ang pinagdaanan nitong dalawang players na ito. Titignan natin ngayon dahil sila ang nakafocus, yung mages. Purify on Kurt, habang Flicker naman para kay Aqua. Kakaroon lang tayo ng mga technical pauses this time. Pero kitang-kita natin agad kung paano nagro-rotate itong mga junglers, itong mga tanks, Kufra ni Light at si Yawi naman on the show. Kailangan talagang ma-maximize din ni Light dito yung pinaka-crowd control niya. Kasi sila yung may... Pag sinabi kasi natin Kufra and Kagura, kahit silang dalawa lang, kaya na nilang makapag-finish sure off ng play. Oo. Parehas pang may CC. Diba? Oo. Wala. Makakasunod at makakasunod talaga. Pero kilala na rin ni Yawi yan. Alam ko nung unang beses natin na meet si Yawi ay Kufra ang kanyang favorite. Tama. Ngayon ay puro Cho na. Ang taas din ang win rate niya sa Cho. Yung kanyang mga galawan ng mga Sipa and then Flicker. Mga freestyle Cho na uso ng 2020. Pero kasi, if you are Echo, kanina yung lineup nyo, meron kayong damage output. Bakit ka, sa tingin mo, bakit ka babalik sa the usual? Bakit ka babalik sa isolation type na funnel jungle? Ito talaga ang gusto nila as their identity eh, no? Talaga eh. Yung talaga yung personality nila eh. So, kumbaga, di mo na maaalis talaga sa Echo yung... Hindi na eh. Pag gusto, it's just how it is. It is what it is. Yuzong. Hop. Flicker out for Yawi. Folks are coming in. Ayun na, yung burst. There you go. Sinabi natin ito kanina. Oh, the art of mages! Kurt Easy! Hindi nakakayanin pa! Nats with the sight! Nats! Ang ganda ng pag-responde just to get the revenge kill. Ang kinagandahan doon para sa ating dalawang teams, or particularly for Echo, ang napatay nila was Demon Kai. So, hindi makakasecure dito at hindi pa masisimula ng objective na yan. Although nakita natin ngayon yung art of mages, nag-fair airsec dito si Kurt Easy, but at the same time, siya lang yung target ni Aqua. Ito yung nawala sa kanila kanina. Kasi yung Eve kanina, sa early game, hindi mo padama yung burst. Tama. Eh. Guhit pa lang ng damage yung mararamdaman mo. Kapag Farsa, pwede kang kahit nakapikit ka na lang, pindutin mo na lang yung ultimate. Basta manakap ni Yawi, goods na eh. Oo, sakto, naka-blindfold din talaga si Farsa. Ah, oo nga. Ah, diba? But anyway, for RSP, ganda na pagka...
pagka-secure nila dito for the turtle. Wow. Minaximize na naman nila again ang kanilang Demon Slayer na for the jungler. And Echo right now, somehow, kailangan nila sumabay. Sila talaga nung una, no? Every time. Kaya siguro sila raiders. Nang re-raid sila ng objectives. Oo. Sabi nila, uy, raid tayo dito sa may turtle. Huwag kayo magulo, raid to. Raid to. Ganun ang ginagawa. Tapos sabi ng turtle, salamat mo sa raid. Ibang raid ang tinutukoy ko. Pagkaibang raid kami lang yung pinag-uusapan niya. Sa ibang panahon tayo ng raid, gentle. Iba yung raid na napapanood dati ni Manjin sa TV. Pero iisa lang ang ibig sabihin. Nang re-raid sila. Ng objective. At magkakasama sila, meron silang task force, kumbaga. Task when, force. When you're going for RC, task force RSG. Task force RSG. Oo, pero sa top lane natin, naku, sinat mo kang bibigyan yata, nasipa. And nasobran sa raid ata eh. Nasobran sa raid, ni-raid na dito yung jungle. Okay, first kill para kay Kernats. Will fall down. Pero for RSG, doon na natin makikita yung kakunata ni Nats. Mm-hmm. Tatlong players lang from Echo na gumamit ng kanilang mga skills against the Thumbs of RSG. Now, Echo right now, take note na meron silang dalawang naka-purify. So, pwede sila magkaroon ng big play later on against their enemy team. Wow. Kakaiba, sobrang intense ng level na nakikita natin. Pero konti pa lang yung lamang. Echo nakakuha sila ng extra kills. At kung pag-uusapan natin itong Art of Mages, madaming mga players na magsasabi na maganda yung mga Eve, yung mga Lilia. Pala, most particularly Lilia at Eudora versus Karina. Yung parang may malaking damage na hindi kayang i-sustain ng isang Karina. Kasi parang nagsistart siya, mababa yung HP eh. Ngayon, maganda yung bigla akong nagandahan dun sa Farsa pick from Echo. Uh-huh. Kasi dalawa yung nasasagot niya. Nakita na natin nasasaktan yung Karina sa Farsa. Oo nga. Mamaya makikita natin masasaktan din yung Beatrix. Okay to para dun sa Beatrix. Ang tanong ko, yung immune system ng Karina hindi sapat para dun sa hindi, pang ano lang yun, pang physical virus. Physical immunity lang yun. Oh. So hindi yung physical virus lang. Oo. So yung so kulang yung immune system. Kulang yung immune system. Hollow yung isang space. Oo. Dahil kasi burst ang gusto. Uh-huh. Burst ang gusto ng side ng Echo. Correct. But then again, ako ko-comment ko talaga kung siguro magkakaroon tayo ng stat line ng objectives. Ang laging nauuna sa turtle. RSG talaga. Kumbaga para din kasi sa RSG, yung sinasabi natin na maximize na kasi demon kahit yung kanyang pinaka-emblem. And again, yun na naman, pag low HP ka, automatic. Again, take note, that is the Esmeraldo. So, napaka-importante yan for Echo kasi later on, oo nga, si Trimar ang pinaka-isa sa magiging frontliner for them. Free kill for Demon Kite. Well, ikaw ba naman, Demon Kite pangalan mo, di gamitin mo na lang din yung Demon Slayer. Oo, kumbaga. Na master niya na eh, no? Uh-oh. Yung rotation niya eh. The Art of Mastery, the Art of Jungling. Para kay Demon Kite. And it's still RSG. Leading. Ito at tinan mo, nauna na naman sila. Naunahan pa nila yung turtle. Para sila nung, para silang, ano? Rabbit! Nauna sila sa turtle. Sobrang bilis. Imagine, hindi na siya kinailangan pantulungan dito ng mga players or mga kakampi niya. Kailangan lang niya is the vision. Even for Echo, hindi masyadong makasabay in terms of the jungling. Although, gano'n sinabi natin, they are skill dependent. So, pwede silang mag-instant burst against RSG whenever there is a team fight. Laging first. Ang RSG. Una pa sa first. Objective is real. Ito yung tipong kapag may problema, email agad sa trabaho. Wala nang papetix-petix pa. Tsaka pag may problema, pag-uusapan agad. Rekta agad. And this time, naghahanap yung Echo ng laban. Kanina pag gutom si Yawi sa sipa niya eh. Nangangati na yung paa. Nangangati na yung paa. Tinan mo, iniikot-ikot niya pa yung joystick niya. Oh, 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 oh. Ayan, oh, 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 oh. Up. Umiikot-ikot na eh. Gustong-gusto nang humuli. Nakapalitan lang sila ng positioning doon. Pero Team RSG, maganda yung naging movement nila dahil alam nila na pwede puntahan dito ng Echo. So there is no trade for Echo. Wow. Habang ang RSG nakakuha ng Torres sa top 8. Ang galing nun, men. The delay. Ang galing nun, Chance and Wolf. Oo, Torres. Pati Torres, nauna yung RSG. Alam nila na hindi din kasi tatry pasukin dito ng Echo sa may bottom baba, lane. Baba, oo. So sabi na, sige, kuhanin na natin yung top lane. And right now, 2K gold lead. Imagine, almost 7 minutes pa lang tayo sa ating laro. Grabe, guys.
be afraid of the system. RSG. Na-solve nila yung buong mapa. Meron silang equation na sinusunod. And Echo, hindi makahanap ng opening light. Oh, iiwas na. Oh, nanakap silang dalawa. Flicker para kay Aoi. Katina, sumipa, pare. Demon Kite, pinagbabanatan ngayon. Walang sipang magaganap. Oh, kalma na muna. Pero maganda yung positioning dito ni Light. Pwede siya manggulat bigla. Hop! Ginoon na dito si Yawi. Yun yung yaka para kay Yawi dito. Yawi ngayon mababadash out. Curl TC minaman natin ngayon. Si Curl TC! Pero nandun si Curl TC para sa kanyang ultimate. Liberous passion. Wala doon ngayon si Yawi. This time si Curl Mawara. Total meron sa pinatulang. Sino yan? Minamachine gun si Benny Cutie Chan. Hala na iwan ay si Nats. 2-4-1. Echo will get the turtle at mamamatay sila ng dalawa. Sablang nangyari sa laban na yun. Echo, right now, nakikita na natin yung kanilang damage potential against RSG. Although for RSG, nandun pa rin yung kanilang kakunatan. Even for Nats, that is against three players of Echo. Oo. Good thing para kay Yawi, meron na siyang Athena Shield ngayon. Additional magic defense. You can see the replay na napwersa ang RSG na gamitin agad yung yakap nitong si Light. And unfortunately for RSG, yung Echo nag-capitalize. And si Curtis, sakto, tinatamaan din yung mismong turtle para makuha yung last hit. And then si Benny Cutie sumubsob dun sa members ng RSG. Tapos si Nats naman yung counterpart. Yeah. Ang siguro hindi maganda dito for Echo is naging XP laner for the gold laner yung trade. Kasi nagkapalitan silang pwesto eh. Now yung Yuzong, hindi niya nagamit yung kanyang Petrify. Nakakuha ng kill si Eman. Tapos nakakuha pa si Eman ng Torre dun sa may bottom lane. So ang yaman ni Eman. Sa good si Eman. Ema yaman. Oh, oh. Para sa RSG. Pero sabi dito ng Echo, beat out tayo agad. Bawal ang pahinga. Gera ka. There you go, Nats. Taking all of the damage. Inactivate the constant attack pain. Pero ayun, yung Dragon Tail Nats ngayon. Papasabugin. Tremar is here as well. Ito, nakikita na natin ngayon for Echo. Ang ganda lang naging positioning doon ni Yawi. Pinigilan niya yung mga players ng RSG with a Jit Kuto para makaback up, particularly Light. On that moment, dahil umaaray na rin kumbaga yung damage ng RSG against them. And right now, Echo are looking aggressive dahil pwede nilang i-go kumbaga yung mga ibang pwesto against RSG. Naghahanap yung Echo lagi ngayon ang pwede nilang makuha na walang makuha yung RSG kasi kanina pa sila ninanakawan at nire-raid nga ng Raiders. 200, ay, sila na naka-advance, oh. 200 na lang ang kalamangan ng RSG. Can they come back? Uy, nasira yung Torre sa top lane. Mm-hmm. And Echo, pumapansin natin ang movement nila ngayon is nagkakaroon na ng somehow possible sandwich play para wala nang de-depensa dito for RSG. Mm-hmm. At lagi na sila magkakasama. Inaantay nila yung knockout probably from Carl TZ. Although, kailangan na maging maingat sa mga bush dahil si meron pa Light na pwede tumalon against them. Big power spike to para sa Echo. I believe naka Genius 1 na itong si Farsa, which means na kayang na niya tunawin mga members ng RSG. Yes. If we are gonna look at the items of RSG, wala pa silang magic defense. Physical defense ba lang mula doon kay Thams. Kung hindi ako nagkakamali si Demon Kite eh, kung hindi ako magmalik mata, naka-winter truncheon siya agad. So, hindi siya ganun kakunat, pero meron siyang outplay mechanic. So, if magkamali dito ng bitaw ng spells, pagpindot ng item ang RSG, yung time sila pag naging off, yung Echo madali para sa kanila yung laban. As you can see, ginugo na nila dito yung Lord. Uy! Gustong gusto yan, ma-outplay. Oh, binurse down si Yawi. Conceal play. Conceal laban bola. Op! 16k ang buhay ng Lord. Teka, hindi pa nare-reset yung Lord. Hindi nare-reset yung troops. Lord, tinatry i-pull. Okay, Nibiru's Passion. Inactivate na ni Eman. Oh! Oh, nakabala sa Lord. And then, grab on the side. Benny Cutie, look at the position of Curtin. See this time. Si Benny Cutie, Dragon Tail. Tatamaan si Aqua. Aman si Curt. Si Carl naman ngayon. Tinamaan ang slash ni Demon Kite. Meanwhile, nandun yung camera sa may top lane. Nalito na yung cameraman. Nalito na lahat. Pero yung RSG, di. Dahil tatlo kanilang napatumpa. May kasama pa Lord. Ang masasabi ko lang for RSG, ang kanilang communication lagi or laging call nila is tao muna, hero muna. Hero muna, hero only. Hero, ang ganda ng ginawa ni Aqua. Tapos si Nats, hindi niya tatantanan si Cartesi. Kung papansin ninyo, hindi niya binitawan. Kaya nga naman nakuha si Demon kahit ng reset, ng kill eventually. Tapos na-punish pa sa kaliwa. Hindi kita tatantanan. Hindi kita tatantanan. Para kay Nats. Nanginginig-nginig pa. Nanginginig pa. At si Carl TZ ay na-shut down doon. This is a level 1 Lord. Echo. Gusto nilang kumama. Laban agad o. Tignan mo. Oo. Conceal play agad. Conceal para malaman agad or pwede na i-face check kung saan manggagaling dito yung RSG. But take note. Again, kailangan pa. Oh! Ayun na naman! No! Part 2! Tapos sila'y makakuha ng yakap dito. Nawala na distance si Yawi. Pwede na lang sa karang. Hindi na lang sa loob si Demon Kai. Pero ang ganda na ni Bruce Fashion ni Eman this time. Ang blow! Pero yung damage!
Surge output ay nasa side ng Raiders. Yung knock up, everything else, 3-0-3 si Eman. Buhay pa lahat ng RSG. A perfect setup para dito kay Light and a perfect play for RSG. Grabe, yung Task Force RSG may bypass na operation. Nakita niyo yung pag-abang nila. Sobrang na-burst agad yung Echo. At si Yawi pa yung nakuha nila. Back-to-back plays from RSG. Napatay agad nila yung Joe. And then pinalo up ni Light gamit yung ultimate niya with the flicker. Sinasabayan nila, sinasabayan nila. Alam nila, susugod kayo. Ilang beses na namin kayo napanood, naaral na namin ang system ninyo. Task Force Raiders. Ladies and gentlemen, another team fight is coming in. Oh! Nasipa, nakansel na si Kern. Oh no! Si Kern, easy pala. Tulangin, hindi na rin siya nakasabak. Palang si Eman, one on one doon sa trugon. Air Hot Sniper, mawala si Eman ngayon. Pero si Benny Cutie ang lamayo. Sumusugod, nandun pa rin si Dreamar. Dreamar only, second skill, first skill. Mag-isa na lang si Dreamar dito. Iron Bar. Masyado bang makunat si Dreamar ngayon. Lumalaban lang, may tower pa. Tapos ang laban. Lamang pa rin ng RSG doon. Napakakunat natin mga players. Pero yes, lamang pa rin dito ng RSG. 5.1k gold lead para sa kanila. At take note, 5-1-7-4 Demon Kite. Although masisipa nga lang si Light. And Light, nag-survive siya long enough para medyo mabato niya yung ultimate niya. Pero yung talon kasi ni Aqua, nakasabay si Demon Kite. Sobrang ganda nun for RSG. Alam natin na kapag nakakakil ng dire-direcho ang isang Karina, tuloy-tuloy din yung kanyang power spike. Benny Cutie going for the backline. Sa takwa siya na isang kill. Unfortunately, wala rin siya magic defense. At kitang-kita natin yung bigla ang burst mula doon sa Karina. Oo, pero laban pa rin dalawang teams natin. Imagine niyo kanina nakalamang itong RSG in terms of team fights. Pero Echo, laging umaangat dahil alam din nila na makunat din dito si Benny Cutie and even 3 Martisi. So they have to maximize it. Meron na naman tayong Lord. Isang magandang tanong lang para sa mga players. Actually, para sa ating dalawang teams. Oh, ayaw nila na sila yung maunahan. May sipa na. Finally, nakuha yun ni Yawi. Kanina ni Painanap. Pantong na damage shot to Eman. Kalahati dapat! Kalahati yung damage pati kay Aqua! Bait lang pala si Light! It was all a trap! The Raiders! They're doing it! 15-8, 6.2k gold! At nirakawan pa ng orange si Carl! Ooh, grabe! Grabe dito ang RSG! Talagang nire-raid ang pwesto ng Echo. Imagine, dalawang beses na nangyari yung Aqua and Light connection. At kung naririnig nyo lang po kami ngayon, grabe. Napaka-intense na napapangyari. Nanggigigil na ang RSG! Oh, this must feel good. The last time ang recipient ng gigil ay yung RSG, pero this time sobrang dominant na nakikita natin mula sa RSG. Nakita niyo yung pwestuhan na yun. At si Eman, hindi nga siya nagbayari dun sa Echo. Again, meron siyang Wind of Nature. Kaya nga naman, pwede siyang maging matapang. For a few seconds, meron siyang malaking opening versus Echo. At yun yung ginamit niya. Nakita niyo kung paano nila na-burst down si Carl TZ. Sinasalo niya lang lahat ng damage si Benny Cutie. Ginuko siya lagi ni Benny Cutie, pero wapakils! Si Eman! Oh, ito na yung Lord. Sa may top lane, ginamit yung conceal. Nakaredy yata dito yung RSG. Even Yawi naka-4 na din. Pumasok for him. Okay! Ayun na! Set up para kay Lan! Si Yawi na wala ngayon! Meanwhile, Kurt DC! Pwede yung S-Kite, wala na naman si Kurt. Uy, sinat! Benny Cutie with the Dark Dragon. Pero si Eman ngayon ang binaban natin. Eman, nasa kanyang camera. Light up na kapit si Benny Cutie. Pasok si Aqua! Cartoon Heroes! Ladies and gentlemen, RSG! Dalawang patay pa. Oh my God! 2-0! Tuloy pa rin ang win streak! Woo! Raiders Magdiwang! Another 2-0 ay pinatikim sa Super Team RSG Philippines! Wow, tumaas yung balahibo ko after that performance. The last time that these teams went against each other, it was 2-0 for Echo. Ngayon nabaliktad, 2-0 RSG. Ang taas ng potential na pwedeng RSG, ang nasa taas na ngayon, pwede nilang makuha yung first place sa standings. There you go. Magdiwang Raiders! Wow. And they bow down dahil ang dami nag-step up, Manjin. Grabe. Nakita mo,
for the entirety of that game, ang ganda ng ginagawa ni Demon. Kahit nakita natin yung pistol mula kay Aqua as well as kay Nats. Yung hindi niya tinatantalan yung mga crucial members ng RC, nandun siya. And of course, nakita natin si Eman, ang ganda ng performance. But that last set of plays, ibang klase nakita natin kay Light. Parang naramdaman mo may gigil talaga siya dun sa former na mga kakampi niya din, na naging kakampi niya. I mean, tumalon siya, nakakuha siya ng magandang yakap. Kahit pa dun sa dulog, tamang-tama yung gamit niya ng bola. Kaya yan, kaya siya naging yan. Kasi napigilan niya yung dash nung Paquito tsaka nung Cho there with that ball. There you go. Oh my goodness. Klarong-klaro na na-outplay ni Light si Yowie in every move possible na ginagawa ni Yowie. And look at that. Look at that. There you go. There you go. RSG na nagdidiwang. Wow. Sobrang intense. Sobrang intense. Dumugo ang mga orca. Ito na yata yung pinaka-aggressive na, ano ah, hindi sa game ha. Pero ito na yata yung pinaka, nakita natin nag-pop off sa celebration yung RSG. Yes. Oo, kaya, ang sarap pa na ori na ganun, may ganun kasi ng sila personality. Yes. Oh. Yeah. RSG's. RSG! RSG, pare! RSG, pare! GG, pare! Tignan mo si Panda. Ang Panda mental, siniisip niya pa rin na may laban siya bukas. Mm-hmm. Kahit nakapanalo, ang iniisip niyan, may laban niyan bukas. Ganito kalupit. Ganito kalupit. Somewhere out there nanonood si Wrecker. Somewhere out there nanonood si Wrecker. At meron na namang video na lalabas to, sigurado. Man, iba, RSG. Last week, low-key RSG. Last week, RSG lang ang hindi natalo. Yes. Sila lang ang may 2 games na hindi natalo. Ngayon, may 3 games sila at may potential na mag-straight 9 points. Exactly. Imaginin mo ang mga nakalaban.